What's going on, guys? Welcome back to DBurst, and for this video, we have another DB comparison, and it's gonna be your Xavier Perseus. So, let's see kung ano ba ang kaibahan nung Takara Tomy dito sa MQ brand. So, let's start. First part natin, guys, we have yung DB Core, which is yung Perseus. So, ito yung sa Takara Tomy, and ito yung sa MQ brand. So, Flame brand, I think hindi sila nag-release ng Xavier Perseus, but hopefully pag-release din sila, makapag-review tayo ng ganun. Going back, so as you can see the difference, nawala yung mukha dun nung sa MQ brand versus dito sa Takara Tomy. So wala tong portion na to dito, wala yung green na mata, but nandun yung helmet niya, I think yung kulay gold. Yan, there you go. And isa lang yung napansin ko dito, although nagaya naman niya yung itsura, yung mukha, walang metal dito sa MQ brand. So unlike dito sa Takara Tomy, may metal yung apat na corner na to. So see the difference? Pure plastic lang to. Alright, so I think that's it. Let's take a look dun sa ngipin. Ngipin naman, hindi ganun kataas, hindi ganun kababa. So far, so good. Alright, and yeah, that's it. So let's check na lang dun sa bigat nila. Takara Tomy natin, guys, we have 10.54. MQ brand, we have 6.32. So mabigat dito, or 31. So mabigat talaga yung Takara Tomy. Next part natin, guys, we have yung blade, which is yung Xavier. So ito yung sa Takara Tomy, and ito naman yung sa MQ brand. So as you can see, medyo may pag-angelic yung kulay nila, white and gold. And ang napansin ko lang dito, guys, dito sa Takara Tomy, dalawa yung R. So malalaman mo na right spin siya. But pagdating dito sa MQ brand, isa lang yung R and nasa baba siya. So, kailangan yung iikot para makita nyo. So yan, there you go, R. So kung compare mo siya, walang R dito sa taas. Wala lang, yun lang, napansin ko lang. And, isa sa mga mapapansin mo dito, guys, is this one here. And this one here, the difference between this to this, this one is hard plastic, and this one is rubber. So, na-awaken yung Xavier na blade, but I don't think dito sa MQ brand kung ma-awaken siya, depende kung gaano kalakas yung hit. And meron ako napansin dito, guys, din sa blade ng MQ brand. Tingnan nyo itong portion na to. Wala namang ganyan sa Takara Tomy. Bakit nagkaroon ng ganyan? At I think hindi siya sira. Kasi kung sira siya, dapat may crack or may sign na nag-crack siya. But I think kung kaya naging ganyan to is on how they produce plastic on this, you know, on this part. Sa part na to, yung Xavier na blade. So, yun lang naman. So, let me know lang dun sa comment section kung ano masasabi nyo dito. And kung sino mas magandang Xavier na blade. So, let's go na dun sa timbang. Takara Tomy natin, guys. We have 11.26. MQ brand, 8.56. So, mas mabigat yung sa Takara Tomy. Next part natin, guys, we have yung armor, which is yung 3 para sa Takara Tomy and 7 para sa MQ brand. So mali yung binigay ng MQ brand. Ang tamang parts is 3 armor, originally from Fafnir or Banished Fafnir. But I think MQ brand rely on, you know, nung nirelease nila yung Xavier Valkyrie, kaya siguro ito yung binigay. So wala naman akong sa side comment dito. Yun lang siguro, hindi nila nabigay yung tamang parts para dito kay Xavier Perseus na MQ brand. So, let's go na lang dun sa timbang. 3 armor ng Takara Tomy is 13.12. MQ brand na 7 armor, this one is 13.70. Wow! So, mas mabigat itong MQ brand compared dito sa Takara Tomy. Next part natin, guys, we have yung disc, which is yung Giga. Ito yung tamang combo para dito sa, o yung stock combo nitong Xavier Perseus. But yung pagdating dito sa MQ brand, Nexus na naman.
there's a lot of nexus. So here you go. Tingnan nyo na lang. And I will check the weight. Giga ng Takara Tomy is 32.65. Nexus ng MQ brand is 26.20. So mas mabigat, or 19. So mas mabigat yung giga ng Takara Tomy. Last part na tayo guys, we have yung performance tip. And ito yung sa Takara Tomy. Ito yung binigay nila, Bearing Dash. Which is, ito yung stock combo ng ating Xavier Perseus. And ang binigay ng MQ brand is Zephyr. Alright, so I'm not sure why. But ang nakikita ko lang similarities nila is yung portion na to. Ito. Yan. Kita nyo, magkapareha sila. At pagdating sa baba, sa taas, magkaiba sila. So, yung dash driver ng bearing is may kulay na ganyan. Kakulay din ng yung body ng performance tip. And what I like is this plate here. So, nagkakosya ng LED. Alright, there you go. And I like doing this. Okay, there you go. Dito sa MQ brand, wala akong mapaikot eh. Niwalang ang ano eh, hole eh, or butas. Diba? Walang butas. Kung may butas man, I'm not sure. Tingnan ko lang. Sorry guys, may butas pala. Hindi lang ganong kalalim. Kung makapansin nyo. Anyway, that's it. So, yun namin, disappointing lang sa part na yun. Hindi nila nabigay itong bearing or kahit bearing dash. Kahit plain brand, hindi nila mabigay ito eh. I'm not sure why, but they can create other parts. Hindi sila makapag-provide ng ganitong original part. So, yun lang. That's gonna dun sa timbang. Bearing dash ng Takara Tomy is 6.41. Zephyr ng MQ brand is 5 sarado. Saradong 5 grams. So, mas mabigat itong Takara Tomy natin. Alright, so ito na lahat ng parts ng ating Xavier Perseus na Takara Tomy and yung MQ brand. So, let me assemble the Takara Tomy first. Alright, so ito na yung Xavier Perseus ng Takara Tomy. So, ito yung itsura niya kapag buo na. So, naka-low mode. Ito yung side niya. And ito yung ilalim na part. Kung makikita niyo. Alright, so there you go. Nice. Let's go naman dun sa MQ brand. Alright guys, so medyo nahirapan ako magkabit nung DB core dito sa armor na to. I'm not sure why, but nung sinilip ko, hindi sila nagtutugmay or hindi tumatama dun sa parang hole niya or itong butas na yan or yung space na yan. Hindi tumatama tong white thing na to dun. So, pinilit kong i-push para lang mag-lock. So, kailangan pa ng adjustment. So, yun lang. Anyway, tuloy ko na yung pagbuo. And there you go. So, we have the Xavier Perseus ng MQ brand. Alright, so let's compare it dito sa Takara Tomy. Okay, ito yung tsura nila. Gilid. At gilalim. Alright, so that's it. Let's go naman sa bigat. Takara Tomy muna tayo guys. We have yung Xavier Perseus. 73.95 or 96. MQ brand na Xavier Perseus. So, let's check. 59.80, but still, mas mabigat pa rin itong ating Takara Tomy na Xavier Perseus. So, dun palang panalo na siya eh. Paano pa kaya sa laban? So, let's gonna dun sa stadium for test spin and test battle. So, ito na ating dalawang Xavier Perseus. Yung stadium gagamitin natin para sa test spin. Gagamitin natin ito sa laban also and yung DB Stadium. So, let's go with the Takara Tomy. Takara Tomy natin guys. Here we go. 3, 2, 1, go. Shoot! So, nagiging aggressive din siya
at the same time. By the way, this is my first review of Xavier Perseus. And napakaganda ng stamina niya. Alright, so hindi ko na patatagalin. Let's do with the MQ brand. MQ brand. 3, 2, 1, go. Shoot! Ang gan niya, guys. So, ganyan yung performance tip. Itong MQ brand. So, attack type siya. Alright, so I think that's it. Let's do the battle. So that's it, guys. Thank you for watching this video. Sana gusto niyo tong DB comparison natin ng Xavier Perseus. And sana ganda kayo sa battle. Medyo delikado lang kasi nung sabay ko silang nilalaunch, sa ere pa lang, nagbabangga na sila and may tendency na, yun nga, nababurst sila. And actually, tinamaan ako sa kamay. Buti na lang hindi ako nasugatan. Anyway, kung kita. Sana mula. Yun lang. And overall, pares namang okay. Hindi ko nasabi sa ano, sa bago ko timbangin na meron silang 4 clicks. And dun sa laban naman, okay naman, pumapalag yung MQ brand kahit hindi siya naka-bearing. Kasi pang-attack type nga naman talaga tong Xavier na ring. And or yung blade rather. So yun lang. Medyo nadumihan na yung bearing, yung plate niya. But that's fine. So, yeah, comment na lang kung ano yung masasabi nyo dito sa ating Beyblade Burst comparison natin dito sa Xavier Perseus. So, antayin yung comment nyo. Thank you for watching this video again. See you sa next Beyblade Battle and Review. Stay safe and goodbye.